Magandang morning mga kaibigan, na meron na naman tayong repair na ilang inches ba ito? Kalma na. Ano yung pakit ito? Ito! Bali 24 inches na someone yung brand niya. LED TV. So, someone, ang problema nito walang sounds. Okay guys, simulan na natin to. Ito, papakita ko ng TV. Ito na mga kaibigan, bali ito yung laman niya, no? Nagkabit na ako ng TV Plus. So ito, meron na siyang video. So yan, may video siya. Problema niya, walang sound. So yung TV Plus natin, wala namang problema. So, ang problema niya talaga, nandito sa kanyang board. Sukatan natin ng kuryente, voltahe, kung ilang volts dito sa kanyang IC. Ilagay ko lang sa ground. Tapos yung ating tester. Mabilim. So yan. So nakaset na tayo sa DC, no? So dito tayo magsusukat ng voltahe. Dito sa IC na to. Ayan, bali guys, meron siyang supply na 5 volts. Pero ang nakakapagtaka, wala siyang sounds. Hindi ko alam kung nakamute to o ano. Pero papakita ko sa inyo yung volume niya. Nabo-volume naman siya, kaya lang wala talagang wala talagang sounds eh. Kaya lang, hanapin ko muna yung volume. Ito. Ayan o. Naka 96 na yung volume niya. Sagad na. Pero bakit ganun? Buo ang may supply naman yung ating amplifier, na mini amplifier, no? Yung audio section. So ito naman, check natin yung mga regulator. Ayos ko muna yung camera natin. Nakaharang yung ating tester. So wala siyang makapitan, guys. Kaya lang ha. Ipit ko na lang dito. Ayun. Ito sa regulator, meron siyang 3.3. 3.3 saka 1.8. Present naman yung kanyang kanyang mga supply, no, dito sa ating memory. Memory, ilang volts? Tingnan ko muna. Memory. Ayun, may 3.2. Okay guys, ang gagawin ko na lang dito, kasi hindi pa ako naka-experience ng ganitong trouble, no? So gagawin natin, ikakopy ko muna yung kanyang memory, no? Magamitan natin ng ng programmer. Kukunin ko lang yung programmer. Bali, ito na siya mga kaibigan. So yung nakikita kong problema nito, yung kanyang
sa setting niya. Hindi natin maipasok yung kanyang service mode, no, kasi wala siyang remote. Hindi raw makita ng may-ari. So, ang ginawa ko na lang, nagkabit ako ng ampli na ito, na 5 volts. Ayan. 5 volts. Tapos naglagay ako ng resistor na 15K sa input niya para hindi siya masyadong malakas, no. Tapos itong dalawang wire papunta sa speaker. Ito, punta na yan dito sa dalawang speaker. Ang ano nito, guys, kaysa magpalit tayo ng buong board, yun na lang ang remedyo yung ginawa ko. Kasi ang ginagamit naman ng may-ari nito, ano, yung TV Plus. So ito, testing natin. Hindi pa natin na ipapower, meron na siyang backlight. Kasi dati na na-repair to, eh. Pansin niyo yung kanyang tumutin sa wire. Dito, pati mga bata. Sabi po kasi voluntary na po ang ating... So, naka-off pa yung ating ano, naka-off pa yung ating... Nagmamas pa rin po kami. Ating TV. Pero may mga supply na siya. Importante magmas pag linggo, ha? So, power ko lang. Pag linggo. Power ko lang, power on. Okay, pero yung mask na talaga. So, yan, green na siya, no? Pwede daw ng konti. Ingat pa rin. Ito, tingnan natin. Meron kang 5,000 pieces plus grocery items. Ayun. Wala sa pinto. Ayun. Okay na to, guys. At dapat naka-like or follow rin sa kit. Pasara ko lang. Sali na po kayo. So, madali lang sundan to, guys. Tapos na natin. Madali lang sundan to. Ito. Yan, o. Power supply niya lang 5 volts na galing dito sa may regulator natin. Diyan lang ako kumuha ng supply. So ito, merong ano to, eh. Merong pang ibang depekto kasi, eh. Pag saksak natin ng ano, ng supply niya, umilaw kaagad yung backlight natin. So dati nang na-repair to, no. Okay, guys, sasara ko lang and then ano, testing natin ulit. Bale ito na, guys, yung nagawa ko, no. Ayan, hindi mo na siya makokontrol sa volume kasi nga ito, nakarekta na sa audio to. Audio in. Ayan, guys, hanggang dito na po yung video natin. Maraming salamat sa panonood at sana nakatulong sa inyo ang video nito. At kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe at maraming salamat.